So, good evening mga kapadyak. Another day, another padyak na naman tayo mga guys. Pero kitang-kita na naman, no? Hindi another day pero another night. Gabing-gabi na. Gabing-gabi na. So, night ride naman tayo ngayon kasi na-experience mo lang itong night ride pag ano, pa-uwi na. Ayan. Ngayon naman, gagawin nating gabi talaga yung ride natin. So, papunta tayo ngayon sa may Pasay. Pupuntahan natin mag-ano pala tayo? Casino hopping. Casino hopping na yung gabi. Sakto-sakto kasi Saturday night, no? So, marami sigurong tao din ngayon. Sa area na yun, pupuntahan natin yung Big 3 na magkakatabi dun sa Pasay. So, andun na yung Okada, Solaire, tsaka City of Dreams. So, actually, plano ko talaga MOA. Magmumuwa ngayong gabi. Kaso nakatulog naman ako kasi bala ko late na ako alis sa bahay para maluwag sa kalsada. Nung nagising na ako, hindi nga nagising pa ako eh. So nung nagising na ako, nagdadalawang isip na ako kung tutuloy pa ako, hindi na. So tingnan natin kung makakapunta pa tayo ng MOA. Kasi panigurado ngayon, sarado na rin yun eh pagdating ko dun. Kasi mall hours lang eh. Pero tingnan natin kung saan tayo mapapadpad bukod dun sa Big 3 na casino. One time kasi nakapagano na ako eh. Nakapag-ride na ako dun sa area na yon. So nadaanan ko yung mga casino na yun. Pero umaga, eh ngayon, since December na, malapit na ang Pasko, for sure may mga ano na eh, mga Christmas decor. So kaya mga gantong panahon, no? Gantong oras maganda mag-night ride. Papalapit yung Pasko kasi nagsisilabasa na yung mga magagandang decorations. No, kasi sa area namin wala eh, walang nagde-decorate eh. So medyo hindi paramdam yung Pasko. So dadayo lang tayo doon kung anong kaibahan. Kung masaramdam na ba yung season of giving. So kung taga Paranaque ka, wala, dire-diretso lang itong kalsada no, paano, pabaklaran. Dire-diretso lang. Hindi ka naman na maliligaw dyan. So ayun guys, so wala naman tayo masyadong makikita ngayon. So balikan ko na lang kayo pag malapit na ako sa isa sa mga Big 3 casino doon. So ngayon pala, ako lang pala mag-isa ngayon. Wala akong kasama. Solo ride lang ngayong gabi. Kaya medyo nakakatakot din. Kaya paano, kasi first time ko itong gagawin eh. Magbabike ng gabi. Si mama nga nung paglabas ko ng bahay, narinig niya yung gate, ano eh, medyo parang lumabas din siya agad, para tanungin ko saan papunta ako. Saka masarap mag-ano ngayon, night ride, ang lamig ng hangin. Sarap. Presto, ramdam mo na yung ano eh. Paparating na yung Pasko. Kaso nga lang, sana yung mga dadaanan ko doon eh may ilaw. Kasi medyo hindi ko pa kabisado yung mga kalsada doon eh. In terms of mga lubak, ganyan. Siyempre nakatakot naman, diba? So dito pa lang, no? Highway na highway, 4 lanes na highway. Walang ilaw yung street lights. Sana ayusin nila ito kasi sobrang dilim, no? Lalo na sa gantong palalaking kalsada. Siyempre mabibilis yung mga sasakyan dito. Kaya kay Mayor Edwin Olivares, shoutout sa'yo. Pero sana masolusyonan natin itong ganito. Sobrang dilim. Ang dami palang ginagawa dito. Ngayon na lang ulit ako napadpad dito eh. Daming naayos sa kalsada. At pangit ang kalsada. Kaya ako rin pala naisipan mag night ride. Kasi wala lang, nakakapagod lang yung week eh. Monday to Saturday may pasyente. Actually, no Wednesday pa nga lang, akala ko Sabado na eh, o Friday. Ganun na advance yung pagod ko. Kaya ito yung nakikita kong magandang outlet para mawala naman yung stress entering this weekend. So kayo ba, ano pong mga outlet nyo pag nasa-stress na kayo masyado? Lalo na from work. Saan nyo nilalagay o nilalagay yung sarili nyo? Comment down below.
obviously ako sa pagbabike talaga. Grabe, solong-solo. Solong-solo yung kalsada pagdating dito. By the way, dito nga pala yun, no? Ito yung area kung saan na-accidente si Isha, dyan sa gilid. Pero okay na ayos nila. Diba, napakalawak na kalsada. Sarap mag-bike pag ganito. Mas malamig. Dito na ako sa may park and fly. Dahil maraming stoplight, medyo naiipon na yung mga sasakyan ulit. At sobrang kakonti na nung ano, mga nagpa-bike. Medyo lubak-lubak lang dito sa area na to. Wala namang manhole. Pero lubak-lubak lang talaga. Dahan-dahan ako kasi di pa ako sanay, hindi ko pa kapatong kalsadan to. So tingnan natin kung may mga nag-night ride din dun, kung may mga makakasabay tayo. So nakalagpas na ako ng postal. So do, dire-diretso yung ito. Yung nagkakamali, kung diniretso ko to, hindi na yung Okada. Sana. Alam ko naman dito medyo mapayapa yung attention yung mga nasa likod ng Solaire, ay nasa likod ng City of Dreams, kasi yung papuntang MOA. Hopefully mapayapa yung bike ride dito. Ayun, so dito pa lang, hindi ko lang kung kita, pero kita na yung Solaire at may malaking ilaw as usual, syempre kasino yung resort. So dapat talaga bongga. Ayun, ang Okada. So medyo na-excite ako, hindi ko maitago ng kaunti. Kasi first time ko makakapunta sa Okada na mag-isa at gabi. Pili ko sobrang ano na ako, adult at independent. Sobrang babaw. Anyway, so dun yung sa Solaire. Yan, mga nakabukas na TV sa gabi. Grabe, lalaking screen. Tapos dito yung Okada. So ano mga bang gagawin ko dyan? Wala, siguro picture lang dun sa logo na Okada. Pasyal-pasyal lang. Hindi man siguro bawal magbike dito. Patay mo natin yung ilaw para meron pa tayong reserva mamaya pag-uwi. O diba? Solong-solo yung kalsada. So yun na, ang Okada. Tumigil ako saglit para kunin itong camera kasi hindi ko matanggal yung, ano, yung J-mount sa chest piece. So, anong plano? Hindi ko rin alam. Tara. Yes. Nabuhay na buhay. Ayan. Nakapasok na ako dyan one time. One time lang. At hindi na ulit. Okada. Nga lang walang ilaw yun, no? Yung logo na Okada, nakapatay. Mukhang sa umaga lang maganda magano picture. Grabe, ang ganda pala niya pag gano'n sa gabi, sa labas. Ganda. Baka fancy, social. Ano yung feeling makapag-check-in dyan? Live grand jackpot 99.99900. Password yan, ano? Sino manalo dyan? Kung may nananalo talaga dyan. Okay, so bye-bye muna Okada. Hindi na tayo magtatagal dyan. On to the next one tayo. Solaire naman, yung sunod na malapit. Sa Solaire, ayun. Kita na yung malaking ano, TV. Mukha ko lang yung nagbabike dito. Mukha ko lang yung nagbabike dito ngayon ah. Anyway, yun na naman. Magpapadyak ka talaga dito. Sobrang luwag. Okay, so walang pinapansin nyo, parang siguro walang Christmas decor. Parang yun lang yung ano na natural na ilaw ni Okada paggabi. Baka hindi pa sila nagde-decorate ngayon. Outside, baka sa loob meron.
Ngayon natin si Solaire. Kung ano yung tsura niya. Solo-solo ko itong kalsada, akin to. Ako lang may karapatan dumaan dito. Sarap. Tutok ako ng tutok dito sa harap. Nandun na pala yung Solaire. Pagkalingon ko, andun na yung pangalan niya. Ngayon, paano makakapunta dyan? Hindi ko alam. Hindi ba makakapunta dyan eh. Anyway, alamin natin. Lumiko na lang tayo dito. Pwede ba lumiko dito? Hindi ko alam. So, rotonda lang pala. Rotonda, para makaliko dun. Yeah! Padyak-padyak lang po. Tapos dapat tatalumiko na ako dito. Tigil muna ako dito para makaliko. So dapat tatalumiko na ako dun sa rotonda. Pero tatawid na ako dito. Kasi wala namang sense kung doon ako pupunta kasi yung Solaire nandun. Okay, so konti naman yung kalsada. Konti lang naman yung sasakyan. So pag wala nang sasakyan, tatawid na ako. Yeah. So sana tama itong diadaan ako. Hindi ko talaga alam guys kung paano pumunta doon, promise. Kaya kapa ako lang. Kaya gusto ko rin mapuntahan eh, kasi para malaman ko din paano makapunta sa mga yan. Kasi nakto ko lang gabi kasi the lighting effects. Doon yung Solaire eh. Ay, mukhang hindi dito. Mukhang dire-diretso yung pata. Napaka basic ko kasi mag-isip eh. Porket nandito, liliko na dito. Anyway, pasensya nyo na guys, first timer. U-turn na lang sa pinaka pwedeng mag-U-turn. Okay, balikan ko kayo. Pag medyo alam ko na yung kalsada, papunta. Hello Okada, once again. Parang siyang barko, no? Parang siyang cruise ship. Parang ganyan design niya. Dito tayo mag-U-turn. May mga U-turn slots doon kaso nakalagay no U-turn guys. Siyempre, ano tayo? Sunod tayo sa mga rules para hindi naman tayo mukhang mangmang dito. Nakabike ka na nga, no? Hindi ka pa sumusunod sa mga ano. So ito na naman tayo sa malawak na alsada. So, medyo bibilis ako na para makarating tayo agad doon. Okay, so ito na ulit yun. Lagpas ng parang rotonda. Ayun, ito Solaire ng kaliwa. Hindi tayo. Pero tigil tayo dito. More than 1 minute lang naman. Ayun, nakalagay Solaire, left turn. Ito pagdating dito sa kaliwa oh. Parang wina-welcome na niya ako talaga yung pagdating ko. 4, 3, 2. Oh, di ba? Hello, Solaire. Paganyang ilaw si Solaire. Paano kaya no? Pupunta ka sa casino tapos nakabike ka lang. Papasukin ka kaya nila. Oo. Oh. Oh, saan mo ipapark yung bike pag kakasino ka? Makihagis lang nila sa ako saan. Solaire. So, tingnan kung makakalapit pa tayo. Oh, ganda din.
maganda rin dito sa Solaire. Yung mga naka-check-in kaya dyan ngayon. Mukhang kasi may mga bukas na ilaw sa building. Oh, may fountain dun sa kabila. Hindi ko talaga alam po. Okay lang ba itong ginagawa ko? Kaya natin kung makakapasok tayo dyan sa kabilang yan kasi may fountain eh. Opa. Sosyal. Okay, ito na, moment of truth. At mukhang yung pinaglilikuan eh entrance na talaga. Tingnan natin kung makapasokin ako. Bawal mo dyan? Dito, okay lang dito? Okay. Sige. Salamat. Sige po. Magka, nung binili mo siya, meron na siyang patungan dito sa lugaran? Wala, Shopee. Ah, magkano? Masa 700. Oo, oh, magmahal nga talaga dyan sa customer. Magkano dun? 950. Eto? Oo. Shopee ka na lang po. Sa sale, 12-12. Malak nyo rin maglagay? Oo, kasi ang init sa likodan. Ah, nag-backpack din ako sa trabaho dati. Ay, galing? Sulay. Ah, sulay. Gumagala lang ako, nag-vlog lang ako. Sorry po. Okay lang. Ngayon. Mura lang to sa Shopee. Iba-iba pa nga yung presyo. May mas mababa, mas mataas. Kaso, di ko alam ang size eh. Wala naman siya size. Wala siyang standard siya. Oo. So, de-clump siya dito sa seat post. Tapos, clump din dun sa ano, baba. Ako din po pwede magtanong. Saan po yung COD? COD? Diretso? Kaliwa. Kaliwa, okay. Ipunta ko lang yung tatlong kasino. Yung kulay blue? Ah, ito kanan. Ah, okay. Katapat, okay po. Sorry. Wala. Galing nga pala. Ang iniisip ko galing ako to. Yun lang, diretso lang. Thank you po. Ah, ang inanap ko fender. Ano? Fender yung para sa putek. Bitin kasi yan eh. Natatal si Kampa dyan. Temporary lang. Ingat po. Thank you din po. So yun, nalapitan na natin si reindeer. Ito yung COD. Ayan, yun yung decoration nila for this Christmas. Bye-bye ba kaya yung decoration nila every year, every Christmas? Oh, same lang. Hindi ko alam. Kasi ngayon lang talaga napadpad dito. Ayun, so nakapunta na natin yung tatlo. Si Solaire, Okada, tsaka si COD. Iniisip ko kung pupuntahan ko pa yun. May entrance pa kasi dun eh. Iniisip ko kung pupuntahan ko pa yun. Para din siyang kay Solaire, yung may mga ilaw na puno. Baka dun yung main entrance. Anyway, alis na ako dito, hindi na magtatagal. Last look. Hinihintay na siguro si Santa sunduin siya. Makatingin siya sa taas eh. O gusto niyang pumunta doon sa Asyana. Pag dinire-diretso ko to from COD. Kasi sa intersection ako, naka-question ako dito pakaliwa. Pagka-green naman nung turn namin, dinire-diretso pa rin yung ano, opposite lane. So hindi ko alam bakit nagkaganon. Sana meron dito ng U-turn. Oh, ito yung magandang Starbucks. At malaking Starbucks. May second floor.
So, maradaan na natin siya. So, U-turn tayo dito. Kung pwede ulit. Ay, no U-turn. So, le-left turn na lang tayo. Hindi ko kasi talaga alam yung mga pasikot-sikot dito. So, kung saan lang pwede, dun tayo. Anyway, gala-gala na rin habang nawawala. Mga Chinese restaurant dito. Uy, ganda na ito ah. Parang Chinese Empire. Restaurant kaya ito. Hotel din. Anong pangalan? Siguro mga pang high-end lang dun. So, may U-turn slot dun. Kailangan natin pumunta sa kaliwa. Diba? Tamang ligaw lang. Tamang ligaw lang tayo dito. Tamang ligaw lang. At least ito yung ligaw na may napapala ka pa rin, no? Hindi ka nagpapanik. Kasi may mga ano pa rin. Magagandang makikita. Okay, pagka U-turn, kakanan tayo dito para makita natin yung Starbucks. Ang maganda. Ah, ang ganda na simbahan dito. Napaka-modern ng design. Paano kaya lahat ng building, no? Kasi lahat mandatory, may ganyang design. Ayun, no? Kasi lahat, kahit ganyan lang kasimple. Ang ganda siguro tingnan nun, no? Yun ang magandang city life sa gabi. Isipin nyo kung sa BGC ganun, sa Makati. As in lahat ng matataas na building may ganung design sa gabi. Gandang pa, ano nun, pasyalan. Ito. 24 hours ba ito? Ayan. Ayan na ito, diba? May second floor pa. Ang dami din tao, ah. Nakaba din ang pila sa drive-thru. Yung siguro yung pinakamalaking Starbucks sa Metro Manila. Hula ko lang. City of Dreams, Solaire, and Okada. Ayun, so yung recap. Napaka basic na recap. Ang pinuntahan natin. Tatlong casino dito sa Pasay. At balik na naman tayo dito sa kasi nakaunang naligaw. So, napakalawak na kalsada. So, ang oras nga pala is 11:19 PM. Ayan, yun na. Dito saan tayo nagsimula, dito na ulit tayo. Yun yung Okada. Nadaanan lang ulit natin yung tatlo. So ito lang yung short night ride natin ngayong gabi. So ngayon may idea kayo kung anong oras ako nakarating dito, kung bakit ganito kaluwag sa kalsada ngayon. 11 na, past 11 PM. At Sabado ngayon, so isa pa yung factor. So hindi ko alam kung sa weekend or siguro Sunday mas busy dito sa road na to, hindi ko alam. Anyway, pauwi na rin ako. Wala naman tayo pupuntahan dito. Mas lalo hindi naman tayo makakapasok sa mga casino na yan. Yung suot ko, hindi ko pala napakita sa inyo. Yan yung suot ko. Tamang ano lang, pambahay lang. Shorts tsaka sandals lang. Hindi man lang nag-ayos eh, no? So yun guys, thank you for watching. And suggest pa kayo kung anong magandang lugar na puntahan tuwing gabi. At pupuntahan natin yan kung kaya.
Ayun, so salamat sa pag-angkas ngayon ulit sa ating night ride dito sa may mga big three na casino. And thank you sa mga nakasubscribe, sa 141 na individual na nakasubscribe sa channel ngayon at mga nanonood ng aking video. Thank you very much. At sa mga bago, sana mag-subscribe din kayo kung gusto niyo yung mga ganitong content. And ayun, as always, ride safe, mga Kapadyakian. Ride safe. By the way, ito yung sa ano, di ba, mga YouTube ads, yung, oh, sada!